Hey guys! Welcome to another video from Mindspill. Alam mo ba ang number one na vitamin na makakatulong para maalis ang pakiramdam mo ng laging pagod at inaantok kahit sapat naman ang iyong tulog? Ang bawat cell sa ating katawan ay may powerhouses na kung tawagin ay mitochondria na nagpapalabas ng 90% ng energy na ginagamit ng ating katawan. Kapag walang sapat na nutrients na nakukuha ang powerhouses na ito, mag-uumpisa kang makaramdam ng pagod at parang walang energy ang iyong katawan kahit sapat naman ang iyong tulog. Buti na lang may mga paraan para ma-boost natin ang energy output galing sa cell para manumbalik ang iyong energy at maging alerto ang iyong pakiramdam. Isa sa mga pinaka-importanting vitamin na kailangan natin ay ang thiamine or vitamin B1. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa video natin. Disclaimer lang guys, ang video na ito ay for educational purposes only. Kung may mga malalang nararamdaman, mas mabuti pa rin ang kumonsulta sa iyong doktor. So ano nga ba ang vitamin B1? Ano-ano ang mga nararamdaman natin kung may kakulangan sa bitaminang ito? Ano ang mga pagkain na masustansya sa vitamin B1? Ang thiamine ay water-soluble vitamin na makukuha natin sa maraming mga pagkain at kailangan ng ating katawan ng at least 1.1 mg nito araw-araw. Mahalaga ang vitamin B1 dahil tumutulong ito para ang mga kinakain natin na carbohydrates, proteins, at fats ay gawing energy sa loob ng mitochondria. Kapag may sapat kang B1 sa iyong katawan, pakiramdam mo ay energized ka, stable at alert dahil tumutulong ito para magdala ng energy sa iyong brain cells, heart cells, pati na rin sa ibang organs at muscles mo sa katawan. Isa pang kahalagahan ng B1 ay ang pagprotekta nito sa ating mga nerves para maiwasan ang damage dito. Tumutulong din ito sa pagbuo ng serotonin at iba pang neurotransmitters na responsable sa pagkakaroon mo ng pakiramdam na masaya at maiwasan ang depression. Ano ang mga senyales na meron kang vitamin B1 deficiency? Ang mga taong walang sapat na vitamin B1 ay laging pagod at inaantok ang pakiramdam. Nakakaramdam din sila ng anxiety at stress. Kapag mababa ang iyong B1, nagkakaroon ka ng mataas na heart rate na umaabot sa 100 beats per second pataas kahit at rest ka. Mapapansin mo din na kapag may B1 deficiency ka na madalas kang magising between 2 to 3 ng madaling araw o kaya hirap matulog at overthinking. Isa pang senyales ng kakulangan sa B1 ay ang pagkakaroon ng digestive problems like acid reflux, GERD, ang GERD o ang tinatawag na gastroesophageal reflux disease, at constipation o hirap sa pagdumi. Pero ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng vitamin B1 deficiency? Karamihan sa atin ay madalas kumakain ng mga karne, itlog at isda na mapagkukunan ng natural na vitamin B1. Ang pinakasanhi kung kaya kulang tayo sa vitamin B1 na ito ay dahil mahilig din tayo kumain ng mga refined foods na may dalang sugar or flour. Ang katawan ay kailangan gamitin ang ating stored B1 para gawin itong energy pero dahil ang kinakain natin ay refined, nawawala na rin ang mga natural na nutrients ng mga pagkain na ito. Ang mga pagkain kagaya ng biscuits, pastries, soda, bread, crackers, juice, jams at marami pang iba ay nakakabawas ng vitamin B1 at nagiging sanhi ng pagod at fatigue. Ang caffeine at tannins na nasa mga kape, tea, soda at energy drinks ay nakakabawas din ng vitamin B1 at nakaka-overstimulate pa ng nervous system. Ang long-term emotional stress ay nakakapataas ng blood sugar din at ito ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng stored thiamine B1. Ang nagiging epekto nito ay ang pagkakaroon ng adrenal fatigue kaya kasabay ng weight gain, pati na rin ang pagkakaroon ng muscle loss sa lower legs lalo na sa mga adult men. Binabara ng mga alcohol drinks ang kakayahang mag-absorb ng ating katawan ng vitamin B1 na galing sa small intestine. Ang mga ibang iniinom natin kagaya ng antacids, antibiotics, birth control pills at panggagamot sa diabetes ay nakakapababa din ng vitamin B1 sa ating katawan. Paano mo ngayon mapupunan ang iyong vitamin B1 deficiency at nang magkaroon ng sapat na energy araw-araw? Number 1. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B1 kagaya ng sunflower seeds, bawang, kalabasa, karne ng baboy, asparagus, tahong, at marami pang iba. Ang mga nabanggit ay may dalang natural na minerals at nutrients na tumutulong sa thiamine sa pagbuo ng energy production sa mitochondria ng ating cells. Number 2,
Bawasan ang pagkain ng mga refined foods na nakakapagpababa ng stored vitamin B1 sa ating katawan, lalong-lalo na ang mga may dalang refined sugar kagaya ng mga matatamis na soda drinks, pastries, biscuits, tsokolate, at pati na rin ang mga inuming alcohol, tea at kape. Iwasan din ang mga pagkain ng maraming rice. Alam ko, ito ang pinakamahirap nating iwasan, di ba? Ang vitamin B1 kasi na nasa bran o outer layer ng rice ay natanggal na pagdaan nito ng refining process. Ang wild rice is a better and healthier alternative. Number 3, mag-umpisa ang uminom ng daily supplement ng 50 mg ng L-theanine o 13 mg ng thiamine cocarboxylase para pampataas ng energy. Ito ay mga mas effective version ng thiamine B1 na makakatulong ibalik ang nawalang stored B1. Mas makakaramdam ka ng flow of energy with better mental focus and alertness. Number 4, ang pagkain ng red meats, itlog at leafy greens ay nakakapagbigay din ng iron, folate at vitamin B12. Ang mga nutrients na ito ay nakakadagdag ng red blood cells na nakakatulong sa pagtransport ng oxygen papunta sa mitochondria na siyang gumagawa ng thiamine B1 para maging energy ng ating katawan para di ka makaramdam ng pagod at antok. Number 5, makakatulong din ang pagkain ng mga probiotic food kagaya ng sauerkraut, kimchi at pickles. Nakakatulong ito sa paglabas ng vitamin B1 galing sa iyong large intestine pagkatapos mong kumain ng mga soluble fibers na galing sa mga gulay, prutas, seeds, at nuts. Thank you for watching. Please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli!